Sa paglilibot ni Ka-TH sa kanyang sinusuring lugar ay meron siyang napansin na isang malaking lumang bato. Dahil sa kalumaan nito ay medyo may lumot na ito sa iba't ibang bahagi nito. Noong nadatnan niya ang naturang bato ay napapalibutan ito ng matataas na mga damo kaya nilinis muna niya ang mga ito. Sa isang gilid na bahagi ng naturang lumang bato ay meron siyang napansin na mga nakaukit na marka. Ang pagkakaukit ng mga ito ay sadyang napakaganda kung saan ay walang dudang tao lamang ang siyang makakagawa nito. Sa madaling salita, isa itong man-made o lehitimong nakaukit na marka. Sa kanyang pagsusuri sa nakaukit na marka, ito ay nakaukit na tatlong mga kamay ng tao. Magkakatabi ang mga ito at ang lahat ng kanilang mga daliri ay pari-parihong nakaturo ng direkta sa pababang direksyon. Ibig sabihin ay nakaturo ang mga ito ng direkta sa ibabaw ng lupa. Ngunit ayon kay Ka-TH, ang tanging kakaiba na kanyang napansin sa tatlong nakaukit na mga kamay na ito ay meron lamang silang apat na mga daliri kung saan ay wala silang mga hinlalaki. Kaya ang kanyang pinakamalaking tanong ay ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang kamay na marka. Ang kamay na marka ay madalas itong ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka kung ang kanilang tinagong deposito sa lugar ay isang malaking deposito o large volume treasure deposit. Sa kadalasan, ang deposito ay naglalaman ng kayamanang taong ginto o mas kilala sa tawag na Golden Buddha. Maliban sa nagbibigay ito ng palatandaan sa sukat o laki ng nakatagong deposito sa lugar, ang mga kamay na marka ay nagpapahiwatig na rin ito ng mga mahalagang direksyon. Ang batayan sa direksyon na nais ituro ng isang kamay na marka ay kung saan nakaturo ang daliri nito, partikular ang hintuturo nito. Pero pagdating sa tatlong mga kamay na markang natagpuan ni Ka-TH, ang daliri ng mga ito ay pare-parehong nakaturo sa pababang direksyon. Sa madaling salita, ang mga ito ay direktang nakaturo sa ibabaw ng lupa na siyang nagpapahiwatig na dito tayo mag-uumpisang magukay o ito ang saktong digging spot. Tatlong nakabaong deposito. Base sa aking sariling pananaw ay tatlong deposito ang nakabaon sa ilalim. Ngunit ang mga ito ay nakabaon sa magkakaibang lalim at magkakaiba na rin ang kanilang volume o laki. Ang dahilan kung bakit sadyang apat lamang talaga ang bilang ng mga daliri ng bawat isang kamay ay dahil sa meron itong katumbas na sukat o measurement. At ang sukat o measurement na ito ay may kaugnayan sa kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng bawat deposito. Ayon ulit kay Ka-TH, ang naturang marka ay binubuo ng tatlong mga kamay at ang bawat isa ay may apat lamang na mga daliri. Kaya ang tatlong mga kamay ay i-multiply lamang natin ito sa apat na mga daliri. Kaya meron tayong total na 12 na mga daliri. Bilang basihan, posibleng ating madatnan ang unang deposito na small treasure deposit sa lalim na 12 talampakan. Pagdating naman sa large treasure deposit, ang magiging katumbas ng isang kamay ay 10 feet. Para i-calculate ang estimated depth nito ay i-multiply naman natin ang apat na mga daliri sa 30 feet dahil sa meron tayong tatlong mga kamay na marka. At ang resulta
ay 120 feet kung saan ay ang posibleng lalim na pagkakabaon ng pinakamalaking deposito. Ang medium treasure deposit naman ay nasa kalagitnaan kung saan ay nasa mga 50 feet hanggang 60 feet na lalim. Ang payo ko kay Ka-TH. Kapag inyong inoperate ang naturang lugar na ito, ako ay nakakasiguro na meron kayong madadatnan na mga nakabuong marka o buried markers sa ilalim. Ang mga markang ito ang siyang magbibigay gabay naman sa inyong paghuhukay hanggang sa inyong marating ang bawat nakabaong deposito. Base sa aking sariling pananaw, ang lalim na 12 tanampakan ay madali lamang itong hukayin at mababa na rin ang posibilidad na kayo ay makainkwentro ng patibong. Pero ang posible na inyong mainkwentro ay isang matigas na harang bago ninyo marating ang maliit na deposito. Ang naturang deposito na ito ay maaaring nakatago ito sa isang sulok o maikling tunnel. Mula sa lalim na ito ay medyo mapanganib na ang paghuhukay kung inyo itong ipagpapatuloy patungo sa sunod na mas malaking deposito. Mataas ang posibilidad na meron itong mga patibong at sunod-sunod na mga matitigas na harang. Kung wala kayong karanasan sa paghuhukay ng malalim na butas, isa na rin ito sa mga bagay na maaaring magdulot ng inyong kapahamakan. Pagdating naman sa pinaka-deposito, malabo ninyo itong marating at makuha kung hindi sapat ang inyong karanasan sa paghuhukay at wala kayong wastong mga kagamitan. Siguro ay mas maiging balikan na lamang ninyo ito kung ang inyong grupo ay meron ng sapat na kakayahan at karanasan para i-operate ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.